kauna-unahan pong pagkakataon. Eksklusibo po nating makakakwentuhan ng isa sa mga pinaka-controversial na opisyal sa usapin ng pork barrel. Walang iba, mga kapamilya, kundi si Senator Miriam Defensive. Hello! Good morning! A pleasant morning to you. A pleasant morning, Senator. I needed to be in a happy and beautiful place, and it is quite appropriate that I am in front of you right now. And it truly is an honor to be talking to you for the very, very first time in your program. Oh, since it's an honor and the first time, it's a first honor. A tremendous honor, because I am your honor. Gusto mo bang ipunto si Senator? Pwede rin sa showbiz personality. Alam niyo naman, pumunta ka lang sa Senado ngayon para talagang gusto mo sabihin, I dare you! I dare you! Talagang yung alta presyo ko tumataas, napapasabi yung mga doktor ko, please be careful with my heart. Oo, at yung mga whistleblower na yan, talaga ngayon nila ipapakita, ngayon ang oras, it's their time, they should show everything this time. And yung mga, siyempre, yung mga colleagues ko na may itatago, ang wish nila talaga, they've got to believe in me. Tapos na! Ano ba hanapin nyo? Yes. Actually, yung isa, ilo-launching daw sa soap dito, ang pagbabalik ng pundo. Pero walang sinabi sila dun sa isa, yung gusto lagi, masaya kayong lahat. Meron dito, ang dami kasi hindi siya masyadong happy ngayon. Ang dami mga pasanin, mga Cruz. Okay. Juan! De la Cruz. Congratulations to your program and to the entire network for all this wonderful 6 decades of excellence, which, of course, I'm quite at home with because I am quite excellent myself. At saka, yung kanyang nagkakampanya dati, gusto ko happy ka, ngayon pala malungkot. That is true, oo. Pero kagagawa niya lahat ng yan. Ano pag nagkikita kayo? I recommend na panood na lamang siya lagi ng inyong palatuntunan para sumaya-saya siya ng konti at gumanda ang umpisa sa kanyang umaga. Dahil marami talagang pinagdadaanan yung tao ngayon. But sometimes when he watches here, naaalala niya, halimbawa may mga cooking portion kayo, he remembers all of the times when he had to eat his words. Oh, my goodness! Yung mga lutoan na yan, naku, ilang... Eh, halalan nga, naluluto dito, eh, di ba? Kaya minsan natatamaan din siya na throwback Thursday. May pick-up lines. Yun na nga, kanina pa namin. I was not planning to. You know naman, I wanted this to be a little more pleasant. But sinapian ako, nagdadaan ako, may taping yata sa labas. Nakita ko si Joy Biado. She was outside, she was taping. Napagano'n ako, si Atty. Katipunan ka ba? Tinanong niya ako, bakit? Walang hindi. Kamukha lang niya talaga. Magkita sila noon ni Atty. Lila de Anim. Ay, nagkanalisin ang mga tatalaga. Muntin ko tawagin ang the bus. Nagtapat silang ganyan. Oh. Nagganit sila, pareho sila ng piniling scarf. For the day. Scarf of the day. S-O-T-D. Ay, naku. Wait, Senator. Ako naman, gusto ko malaman yung iyong message para kay Janet Napoles. Kung sakaling makarating sa kanya. Well, I suggest that you hope that eventually the wheels of justice turn to your favor. Although that is quite an impossible dream. If kung babantayan natin ang mga pagbabalintak-tak. Unfortunately, the Supreme Court. Let's give the Supreme Court the opportunity to share. Dahil may ang legislative naman yan, bigyan natin ng limelight para sabihin na nila once and for all and for once kung gaano ba talaga kaligal o hindi legal yung mga inilabas na na pondo. Ang masabi ko lang, hi, naku, Janet, I guess you will agree with me. It's more funds in the Philippines. Amelioration fund, assistance fund, all of these funds. Napasabi talaga ako na, ay, naku, Janet, it's more funds in the Philippines. Sorry na lang, ang dami kasi... Lumalapit siya sa andami niya reklamo. Reklamo all of this the conditions of her quarters there in Santa Rosa. Reklamo yung pagdating daw doon yung mga dingding daw madumi, may mga graffiti nakalagay pa daw, Irap was here. Hindi pa pala kaya Irap, magtanong ko na lang sa kanya ng advice kung paano ka makakop diyan sa sitwasyon mo. Diyan. Sabi, hindi naman daw siya close kay Irap. Doon sa anak yata close siya. Maraming salamat sa panayam na ito.
Senator Miriam Defensor-Santiago. Para hindi naman panayam ito eh. Para hindi panayam eh. Hindi na kailangan ng panayam. Pinagpapawisan na nga po. Si George lumuluha na. Para makabawas ng konti sa kanya mga lalamhati, hiyain ko siya. Tumawa ka sila. Kahit dalawang oras na, kung payagan ka, total ko ano-ano lang, urban legend, sinasabi nakakalabas-labas doon siya dyan para malego, et cetera, kung ano man yan. E din dalim ka sandali doon sa, you know, Chetrino? Chetrino. And Green Hills, right across, hindi naman nalat ang flagging, no? Across the Music Museum, yes. There is a show, Month of Stilettos. Oh, ayan, 18 and 19 of October. Uh-huh. And, you know, she can, ay, bagay na bagay siya, because Jon is a man of steel, she is a woman of steel. Oh, steel! Marami rin iba-iba mga personalidad doon. You know, many personalities. Even a split personalities. You know, ano si Ann Lakas ng loob, Cortez. Oh, iba klase yun. Ano, malakas ang loob, confidence. Woman of steel talaga siya. Ano ni si Charis, pin-pin, disarapin ko. She is still a woman. Kung gusto niyong matawa, mga kapamilya, yan dyan sa Man of Steel Lettos, 891-9999. Tawagin ninyo para sa gamit yung pita pananood niya. Uy, palakpakan natin ang nag-iisang Jon Santos! Salamat po sa lahat ng nanood, lalo-lalo na after naming unang nagkaroon ng pagkakataong makapag-imbita rito. And the SROs, ano, bespeak of the power and reach of your program. Okay. Standing ovation. Maraming salamat muli. Sinaniban talaga. Jon Santos!